Matapos nga mga idol ay doon si Russell Westbrook ay hindi maganda ang laruin against sa Sacramento Kings kahapon. Ito nga ang Kings team mga idol ay pinagtripan siya. Sa tuwing ngang magmimintis siya ay may piniplay silang Ojo na cold as ice. Yun nga mga idol ang isa sa pangasar na ito sa Sacramento Kings team. At pati na nga rin mga idol matapos ang laban, tinawag ng mga idol na si Russell Westbrook na ice cold player of the game. Matapos ngayon mga idol ng kanyang 2 out of 14 field goal percentage at 0 out of 5 sa 3 point line. At matapos nga niyan mga idol ay syempre natanong nga ng mga Lakers reporter dong si Russell Westbrook about nga sa pang-asar na itong Sacramento Kings. Sinabi niya nga mga idol nakakatawa nga daw yon. Sana nga daw the last 14 years na siya ay naglalaro against sa Kings ay pinlay nila yon. Hindi lang kung kailan may bad game itong si Russell Westbrook laban sa kanila. Yan nga mga idol ang response ni Westbrook sa pangasar at pangtitrip na itong Kings team. At bago nga yung reaksyon ni Westbrook about sa pangasar na itong Kings, ay natanong nga siya about sa kanyang shooting slump or shooting struggle. At ito nga si Russell Westbrook mga idol ay napamura pa sa kanyang sagot dyan. Sabi niya, "Man, who you telling? I can't make a fucking shot, boy." Yan nga mga idol ang sagot ni Westbrook. Para bang sinasabi niya, "Wala ako sa shooting struggle, hindi talaga siya makashoot." At yan nga din mga idol ang parang basically pag-amin na rin ni Russell Westbrook na alam niya hindi talaga siya makashoot the past 3 games. Pero anyways mga idol, tanong ko nga sa inyo, nagtitiwala pa ba kayo dito kay Russell Westbrook na mababago niya nga ang kanyang paglalaro at may improve niya nga para sa team ng Lakers? Komento niyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman mga idol, patungkol nga ito sa team ng Lakers. Nag-offer nga sila sa player ng Atlanta Hawks na si Cameron Reddish ng trade. Kaso nga mga idol, hindi ito tinanggap. Gusto kasi ng Atlanta Hawks mga idol ng isang first round pick. Pero itong Lakers, dalawang second round pick lang ang kanilang inoffer. Wala nga tayong masyadong ibang detalye about nga sa inoffer ng Lakers. Ang alam lang natin, hindi nga tinanggap ng Atlanta Hawks ang kanilang trade offer para nga dito kay Cameron Reddish. At mga idol, kung hindi nyo nga kilala itong si Cam Reddish, ay very solid niya itong wing player. Shooter ito mga idol, nag-a-average nga siya ng halos 38% na sa 3-point line. At ang kanyang average nga ngayong season mga idol ay 12 points per game sa 23 minutes ng kanyang paglalaro. At sa ating susunod at panghuling balita na nga mga idol, Golden State Warriors talo nga ngayon sa Milwaukee Bucks. Hindi lang mga idol na talo, blowout win pa talaga. 39 points ang pinakamalaking kalamangan sa kanila ng Bucks. At sa kanilang pagkatalo nga ngayon mga idol, the last 4 out of 5 games nila, panaitalo. 1-4 ang kanilang record dyan mga idol. Pero itong si Steve Kerr ay very optimistic, very positive nga mga idol. Sinabi niya, itong Warriors team nga daw ay nasa rough patch lamang. Nag-i-struggle nga lang pero normal lang daw ito sa lahat ng NBA teams. At malalampasan nga din daw nila ito. Yan nga mga idol ang mga sagot na itong very confident na coach ng Warriors na si Steve Kerr. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!